Olli. Uy! Nag-gym pala kayo! Kakabaliw! So, welcome guys sa aking work. So, normally, every day, ito yung ginagawa ko. So, ito yung trabaho ko dito. Ito yung trabaho ko dito sa Denmark. So, sa akong farmer, agriculture farmer. Kasi may mga tanim din kami, tapos nag-alaga kami ng baka. So, yung mga baka, binibili namin siya na baby pa, mga 14 to 15 days old sila. Pinipick up namin sila, tapos kami na yung nagpapalaki hanggang maging 1 year old sila bago sila dalhin or bago sila ibenta para katayin. So, yun. So, yung nasa area na to, sila yung mga 2 months old na ready na silang ilipat dun sa malaking, wait lang, anong tawag dun? Dun sa malaki nilang bahay. Yan. Tapos, eto, yun yung mga milk powder nila. Naharangan ko sila ng ganito kasi kinakain ng pusa yung milk. So, para ma-avoid natin kainin ng pusa, hinaharangan ko niyan. Tapos, yan si Molly. Buntot ko siya kasi palagi siyang sumasama sa akin. Tapos, dito naman sa loob. Bale, ito ay old style na kulungan ng baka. Ano siya? Luma. Kasi siba, modern na ngayon eh. So, yan. Empty. Yan. Madami yan. Puno yan hanggang doon. Yan. Mga baby na baka. Tapos yun, pagpasok ko dito, chinecheck ko lang sila lahat kung okay sila. Walang sakit. Ganyan. Kapag na-check ko na sila, hello! Good morning! Say good morning, people! Okay. Kapag okay na sila, pupunta na ako dito sa milk room kung saan ako, kung saan ko ginagawa yung ano nila, yung milk nila. Meron silang milk mixer dito. Ito yung milk mixer. Wait lang. Pakita. So, yan. Diyan ko minimix yung milk nila. Pero ngayon, buksan ko lang yung tubig. I-ready natin. Meron kami ditong water heater kasi kailangan 45 degrees or plus yung water kasi hindi matunaw yung milk. Kapag hindi natunaw yung milk, ano, masama yun sa tiyan ng baka, magpuprurot yung mga pet nila. Ano ba ito? Pimples? Sige na! See you guys again later! Somebody wants to naglalagay na tayo ng tubig dito kasi kailangan hanggang dito yung water niya, tapos lalagyan natin ng milk. So, habang naghihintay ako ng tubig na mapuno to, mag-check ako ng kanilang mga, ano tawag dyan, yung kanilang inuman. Ano tawag dyan? Hindi ko lang tawag sa English. Basta kayo na yung mag-adjust, ipakita ko sa inyo kung anong itsura. 1, 2, wait lang, ipakita ko sa inyo. Yung ganito, titingnan natin. Tsaka ganito, titingnan natin kung walang mga pupu. Tapos, katulad nyan, madumi na siya, wala nang laman. So, lilinisin lang natin. Tapos, lalagyan ng bagong pagkain. Yan. Lahat ng mga lumang pagkain from yesterday, lahat yan aalisin. Papalitan ng bago kasi yung mga baka, maarte pa sa akin. Ano, hindi nila yan kakainin ulit. So, yun.
Iiwan ko muna kayo here kasi ang hirap mag-work ng may hawak na cellphone. Tsaka baka makita tayo nung boss ko. Okay, iwan ko kayo dito ha. Makipag-usap muna kayo sa mga baka. Friendly ang mga yan, friendly. Hi people! Thank you for watching! Woo! Say hi vlog! So, dahil hindi pa puno yung tubig natin, maglagay tayo ng dayami sa kanilang kulungan. Parang bagong bed nila.
yan. Kapag natapos ko silang bigyan ng milk, lalagyan natin ng warm water yung kanilang ganito, yung inuman para malinis at saka maalis or makain na, mainom nila yung natirang super konting milk. So yun, lagyan natin siya ng warm water para tapos kapag nalagyan ko na sila ng warm water, normally kasi iniinom din nila yon, so walang natitira, as in nalilinis nila to yung inuman nila, tapos nun mag-aalis na tayo ng laman ng kanilang lagay ng pagkain, tapos lalagyan natin ng bago, di ko kayo makita, lagyan natin ng bagong pagkain. So yun yung routine ko dito. Pagkatapos noon, magwawalis na tayo ng pathways. Yan, linisin natin yan. Kasi kailangan walang kahit konting dayami na matira dyan para ma-avoid natin yung mga daga. Itong sa part na to, hindi pa sila tapos uminom ng milk. Kasi yung milk taxa, ang tawag doon milk taxi, kasi siya yung nag-mimix ng milk nila. Ay, hindi siya kaya lahat para sa kanilang lahat kasi madami sila. Kasi normally, isang baka iniinom nila is 8 liters sa isang araw. Bale, twice sila umiinom, so umaga tsaka sa hapon. So morning, so 4 liters. Tapos sa hapon, 4 liters. Tapos yun. Tulad ito, oh. Mga nagugutom na sila. Gutom na ba kayo? Maya, gutom na kami. Gutom na daw sila. Pero hindi pa ready yung milk nila kasi nagpupuno pa ulit ako ng water. So habang nagpupuno ako ng tubig, linisin natin yung lalagyan nila ng mga pagkain. Lalagyan ng pellets nila, ganyan, ng corn. Pero ngayon siguro ilalast yung pellets nila or yung protein nila kasi medyo malambot yung mga poops nila. Kapag kaganon, binabawasan ko yung protein nila para mag-normalize ulit yung kanilang pupo. So, yun. Hindi naman siya mahirap. Siguro sa una, kapag nag-work sa ganito, unang mahirap kasi mabigat talaga yung trabaho. Pero as long as na mahal mo yung ginagawa mo at saka nag-i-enjoy ka, parang hindi mo mararamdaman yung pagod kasi parang feeling mo naglalaro ka lang. Di ba, guys? Woo! Mga baknosh. Eto mga tatapos na sila. Nagkikis-kisa na sila kasi yung mga tira-tirang milk nila sa mga bibig nila. So, yan. So, bye-bye muna. Mamaya ulit kasi maglilinis lang ako ng mga lalagyan nila ng pagkain. Tapos na po tayo sa work. Beautiful. Lunch break na. Thank you for watching. So, papasok na ako ng bahay. Yes po. Malapit lang yung bahay ko dito. Bahay pala namin. Bahay pala niya. Ang ganda, diba? Ang ganda ng mga bulaklak. Yung iba, naka-bloom na. Yung iba, hindi pa. Pero ang ganda. Thank you for watching. Bye-bye.